nagmalaka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinaong namong hangalin, ang taong ay tupusin, upang siya ay makapiling mapag-irong na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong hindi malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga-Sikem at Betmelo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng insina sa Sikem at itinilagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Jotham, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Gerizim at humiyaw, "Mga taga-Sikem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos. Noong unang panahon, nag-uusap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, 'Ikaw ang maghari sa amin.' Sumagot ang olibo, 'Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao, kung ako ang mamamahala sa inyo.' Sinabi nila sa igos, 'Ikaw na ang maghari sa amin.' Ngunit sumagot ang igos, 'Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo.' Kaya sinabi nila sa ubas, 'Ikaw na ang maghari sa amin.' Sumagot ang ubas, 'Sa akin nanggagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang maghahari sa inyo.' Kaya sinabi nila sa dawag,
Ikaw na nga ang maghari sa amin. Ang sagot ng dawag, kung talagang ibig ninyong akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sidro sa Libanon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahaba't walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya at makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas nang umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siya muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya ay lumabas uli at nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tatayo-tayo lang dito buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh, sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala,
Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapat ang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Nupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kaibigan, hindi kita dinadaya. Ito po ang naging tugon ng may-ari ng ubasan sa mga taong nagtrabaho sa kanyang ubasan ng maaga at nagre-reklamo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Sana maayos po ang inyong kalagayan. Magandang pagnilayan natin yung mga katagang sinabi mismo ni Jesus. Ito yung kanyang talinhaga na iniahalin tulad sa paghahari ng Diyos. Isang kwento para maunawaan natin kung ano ba ang paghahari ng Diyos. Isang kwento para maunawaan natin kung paano mag-isip at kung paano kumilos ang Diyos. Nagkwento si Jesus tungkol sa may-ari ng ubasan na kumuha ng mga upahang trabahador. Pagkatapos silang magkasundo sa karampatang upa, nagtrabaho ang mga upahan. Ngunit ang nangyari sa huli, nagdamdam ang mga unang nagtrabaho. Dahil pakiramdam nila, dinaya sila ng may-ari. Dahil patas-patas ang ibinayad sa kanilang upa. Patas-patas kahit hindi sila pare-pareho ng oras ng pagtatrabaho. Kaya sa huli, sila'y nagdamdam, nakaramdam ng sama ng loob. At pakiramdam nila, dinaya sila. Minsan sa buhay, pakiramdam natin, hindi patas ang mundo. Kaya nga minsan nasasabi natin, life is unfair. Marahil, sa iba tayo nakatingin at hindi sa sarili natin. Hindi talaga magiging patas kung sa iba ka titingin. Hindi talaga magiging pareho kung malayo ang tingin ng mata mo. May makikita kang may mas maganda at may hindi masyadong maganda. Meron kang makikitang matalino at merong mabagal mag-isip. Merong mas maswerte o meron namang malas. Merong sagana at merong salat. Pero kung papansinin natin, hindi ba kaya lang naman natin nasasabing may mayaman
at may mahirap ay dahil kinumpara natin ang ating sarili sa iba. Kaya lang naman nating nasabing may salat at mayroong masagana dahil tiningnan natin kung ano ang mayroon ang iba. Dito po pumapasok ang problema. Kapag sa halip na tingnan kung ano ang mayroon tayo, sa iba naman nakatuon ang mata mo. Kung ganito lagi ang ating gawi, kailanman hindi talaga magiging patas ang mundo. Ito yung nais ipakita ni Jesus na aral ng talinhaga na hindi kailanman nakita ng mga naunang upahan na ang Diyos ay mapagbigay. Ang Diyos hindi lang patas, kundi higit sa lahat makatarungan. Gaya ng may-ari ng ubasan, lahat sila binigyan ng trabaho, lahat sila binayaran ng karampatan. Pero pumasok ang pagdududa dahil ang mga mata ay nakatingin sa iba. Minsan talaga, ang ating mga mata, ito yung nagpapahamak sa atin. Ang ating mga mata, minsan, ito yung nagbibigay ng problema sa atin, lalo na sa pagtingin ng mga biyayang natatanggap natin. Nakita mo lang yung yaman ng kapitbahay mo, pero ang hindi mo nakita, yung hirap ng kanilang magulang sa ibang bansa, yung pangungulila nila, yung pagtitiis nila. Nakita mo lang matalino, nag-top, number one sa board exam, pero hindi mo nakita yung maraming gabing puyat, yung pagsisikap niya, yung hindi niya pagko-computer, yung hindi niya pagbe-Facebook o social media, yung pagbabasa niya ng maraming libro. Nakita mo lang maswerte, pero hindi mo nakita yung kanyang pagtitiis sa pag-iipon. Nakita mo lang masagana, pero hindi mo nakita yung sipag niya. Kung minsan, ganito yung reklamo natin. Kaya nasasabi nating hindi patas ang mundo dahil nakatingin sa iba ang mata mo. Sigurado ako, kung hindi tumingin ang mga naunang trabahador sa ibang trabahador, siguro wala silang naging reklamo. Kung hindi sila nagkumpara, hindi nila mararamdaman na dinaya sila. Siguro kung nagpasalamat lang sana sila, hindi na sana sumama ang loob nila. Hindi talaga magiging patas ang mundo, lalo na kung sa iba nakatingin ang mga mata mo. Hindi din natin makikita ang kabutihan ng Diyos kung malayo ang tingin ng mga mata mo. Amen. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamaraan ng Diyos ay hindi tulad ng sa atin dahil ang kanyang katarungan at kagandahang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa kanya habang nananalig na pakikinggan niya tayo at hindi bibiguin. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag, naway maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon ng may katapangan at pagtatiyaga. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at isa't isa nang walang hinihintay na mereto at gantimpala. At sa halip
Gawin lamang ito ng may kabutihang mula sa ating mga puso. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga walang trabaho, naway dagling makatagpo ng kanilang hanap buhay. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga nagtiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at na mayapa, naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Panginoon naming Diyos, mapagkumbaba kaming naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya nang walang hinihinging kapalit. Naniniwala kami na nasa piling ka namin at binibiyayaan mo kami ng mabubuting bagay dahil sa iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon. Amen. Paghahanda ng nanay ay narito po ang alak at tinapay dala sa altar mo, aliyoy magiging tunay dugom at katawan aming tatay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos, at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami ay maging katulad niya sa langit. Bakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal din po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan.
sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong ginamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.